alam kung ilang views na. Nagpapasalamat po tayo sa mga tumangkilik doon. Dito na po yung ating update sa mga pakpaklawin. Ito po yung kanyang mother, guys. So, laki na po siya. Tapos, yung tatlong babies niya, yung isa, guys. So, kikita nyo po, guys. Tapos yung tatlo pa na nabili natin, nakasabay noon, nandun sa garden, hindi natin mabot. Eh, ganito yung pinaglagay ko, guys. May langgam po kaya hindi ko po siya binuhat. Nandun siya sa harapan. Ngayon, itong mga nasa harapan nyo, guys. Ito yung mga babies na niya. Nakuha po ito sa kanya na nagbigay po siya ng maraming babies niya. Ito po yung tatlong magkakapatid. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa pa rin. Ay, medyo lumalaki na. At saka, ito yung isa na wala pa siya, hindi pa makita ang kanyang dating ano noon. Yun guys, ito na po yung promise ko sa inyo. I-update po kayo pag nata-recover na sila. 5 months later, before nag-update tayo sa kanila, ito na yung mga resulta, may mga babies na sila. 6 po sana ito, guys. Kaso nga lang, itong isa, ito yung pinaglaruan ng pusa ko. Ito yung nawala yung kanyang mga leaves. Hindi ko po ito tinapon, guys, kasi sisibol pa ito siguro. Kita natin ulit pag sumibol. Pakita ko sa inyo ulit. Yung mga tinanim po natin dito, pag nagpo-promise ako na i-update natin, ay i-update natin sila. Pasensya na po guys kung matagal na hindi po tayo nag-upload. Dahil alam nyo na, marami po tayong ginawa sa ating buhay. Ngayon, nakikita nyo guys, kung babalikan nyo po yung dating ating na-upload natin, napagpaklawin, ay ang ating nilagay dito ay nilagyan natin siya ng kunting lupa. Tapos, meron siyang bunot at meron din siyang moss na ating nilagay. Pag lumalaki na sila guys, ito pag lumaki ng kunti, lilipat nyo na sila sa ganitong paskuli. Pag lumaki na uli, lilipat ko siya sa ganitong paso na uli. Para lalaki na naman siya. Hindi ko po kinuha yung tatlong doon guys kasi marami po siyang langgam, nilalanggam. Maraming langgam, pagkalaban po dito ay langgam. Tapos, nilalagyan po sila uli ng kanilang bunot. So, bigyan nyo po sila ng coco chips. Ang ating halamanan dito ay nagpe-prepare na lang tayo na meron silang mga babies. Hindi na tayo bumibigay lagi kasi alam nyo na guys, hindi natin ito bahay. Magkaroon na ng ano itong ating pinabantayan dito na building. Baka hindi natin sila mahapot lahat. Kaya ang pinagpe-prepare na lang natin ang kung ano yung nandito sa ating munting halamanan, ayun ang ating pinapadami. Ayun po guys, ito yung promise ko sa inyo. At siya nga pala, may nagtanong doon kung ang ating pakpaklawin ay pwede sa loob ng bahay. Conforme po madam, kung ang bahay nyo po ay meron siyang, doon sa ano nyo, meron pa siyang parang pool na nilagyan ng parang may fish pan. Pwede po ito doon, ma'am. Ilagay niyo po siya doon. Na medyo meron siyang shaded na nailimitan o naarawan siya. Dahil ito po ang aming mga pagpaklawin ay 24/7 po dyan na walang shade. Yan po, maulanan, maarawan sila. Yan po dyan. Kasi hindi ko pa po pwedeng shitan ang yan. Kasi hindi po namin ito ano. Kung magkaroon ng pagkalob ng may kapal, magkaroon ta ng sariling bahay, yan po siguro na maayos-ayos na rin po
po natin ang ating mga halamanan. Yan po guys, nakita nyo na po. Madali lang po silang itanim at alagaan. Pero may nag-comment din doon na ito lang po daw ay pumatanim lang sa gilid-gilid. Conforme po sa gilid. Kung ito po ay mayroong mga benefits doon sa gilid, madali talaga siyang tutubo. Eh kung wala namang benefits doon sa gilid, madali rin po siyang mamatay. Kaya conforme sa lahat, kung talagang inalagaan, mas lalo lumalaki at magiging healthy. Ngayon po, nakita niyo na po ang ating update sa pagpaglawing ng ating bird nest. Huwag niyo pong kalimutan, mag-like, mag-share, at comment down below kung may katanungan po kayo, atin pong sasagutin. Maraming salamat! Bye-bye! God bless! Salamat! Ingat po!